Hello class! Welcome back sa ating klase. For this video lecture, pag-usapan natin database management. Ang gagawin natin dito ay hahatiin natin ito sa dalawang video lecture para at least meron tayong break in between. Kasi ang estimate ko dito ay baka abutin ito ng mahigit isang oras depende sa aking magiging explanation sa kada topics. Okay? But for this first part ng video lecture, we will be talking about what is a database, ano yung quality ng isang valuable information, okay, ano yung hierarchy ng information, data maintenance, or maintaining data, and related topics, okay? Now, class, disclaimer. Kung tama ba na disclaimer dapat ang aking tagging dito, Itong ating video lecture, this is more of textual. Ibig sabihin, medyo nilimitahan ko yung paglalagay ng mga visuals as compared, unlike doon sa aking mga previous video lectures na marami-rami yung ating mga illustrations, yung ating mga visuals, graphics, images. Dito, ginawa ko itong textual kasi wala na po kayo or hindi na po ito kasama sa instructional material, pero kasama pa rin ito sa coverage ng ating topics, ng subject natin for IT application tools. O kaya para meron kayong reference later on na magagamit ninyo for your study. So dinamihan natin, Although ang ating approach dito, hindi ko ito babasahin, word for word, statement per statement, I will only highlight some important reminders, some important keys or concepts para ma-explain natin per slide, kung ano yung tinutukoy ng subject or ng topic. Okay? So yun po ang aking disclaimer doon. Now, let's talk about what is database, what is data, and what is information. Ganito lang yan, class, kasi familiar naman kayo sa information processing cycle, di ba? Yung ating IPO model, data input, input process output. Yung input natin is the data, which is a collection of unprocessed items. And then yung ating information, eto na yung mga processed data after the process phase, Kaya nga meron tayo ng IPO. Now, when we are dealing with database, a database is simply a collection of data na naka-organize in such a way na pwede mo itong magamit, pwede mo itong ma-access kung meron kang authorization, okay, pwede mo itong pick upin, ma-retrieve kung kinakailangan at a later time para gamitin ito. So that is the definition of a database. Database is a collection, storage or database software ng ating mga data na ginagamit for processing. Okay? So, kailan nagiging meaningful ang data? Kapag naproseso na ito at tinatawag na natin itong information. Kasi yung information, ito na yung ginagamit for decision making. Let's say for a financial reporting process, di ba? O yung mga financial statements, ito na yung process data. Kasi ito na yung information that is meaningful, naka-organize, presented in templates, at magagamit for decision making. Okay? So, for example, kasi yung computer, di ba, nasa IT application tools tayo na subject, such that the computers process data from a database into information. Kasi hindi naman na tayo mano-mano, So, karamihan, halos lahat, kung hindi man lahat, ng mga organizations ay may mga database na ginagamit sa kanilang mga day-to-day operations. For example, sa isang eskwelahan, ang database sa isang school may contain data about the students. Kasi 'di ba pag nag-enroll kayo, let's say for the university, ano bang hiningi sa inyo nung nag-enroll kayo? Ito ay mga student data, personal information, mga confidential private information, 'di ba? And then, kung meron mang bagong estudyante, transferee, the computer at the school will process a new student data kagaya kung ano yung hiningi sa inyo, And then, it really depends kung paano yung setup, enrollment setup ng isang school. Either papadalhan ka ng advising appointment, o syempre, di ba, puprovidean kayo ng ID para for the face-to-face classes, pag pupunta kayo ng school, may maipipresent kayo na student kayo ng university na yun. Okay, so
pinoprocess, and it is stored in a database. Now, a database software, or also called ano, the database management system, the DBMS. Okay, ito yung kung saan ano, users create a computerized database. So, tawag natin doon sa database na nakapaloob sa mga computers ano, ay isang DBMS, Database Management System, or database software. Pinag-uusapan na natin before, ano ba yung software, di ba? So, ina-apply lang natin ito sa database, wherein we are storing information, we are storing data in one location ano, para magamit natin ito later on, kung ano man yung purpose ng organization. Okay, we can add, we can modify, we can delete. Pwede madagdagan, pwedeng i-update or i-edit, pwedeng burahin ang mga data sa database, no? I-sort, i-arrange, i-retrieve ito from the database. Makapag-create ng mga forms at saka ng mga reports from the data in the database. So marami po ano ang pwede nating magawa doon. Ngayon, pag-usapan naman natin yung data integrity. Ano bang ibig sabihin ng integrity? Okay? O diba, integrity, ito yung something na papaano mo ba masasabi na ikaw ay may integridad? O diba, usually, ito yung walang bahidungis, no? Meron tayong fina-follow na set of rules, set of guidelines na kapag we are aligned with that moral principles. O hindi ko muna pinag-uusapan yung data integrity, ano, kinoconnect lang natin yung term na integrity. Okay, so if we are following a certain guideline, a certain moral compass, ano, so we have integrity. Wala tayong bias, wala tayong pinapanigan, wala tayong dinadaya, ano. So we have integrity in ourselves. So sa data naman, applying integrity in data, when we are talking about data integrity, ibig sabihin po nito, ano, yung data, accessible, on demand, no? Pag kinakailangan, secured ito, malinis, walang bahid ng ano, errors, no? O, basahin natin. Ang mga organizations, they realize that data is one of their more valuable assets. So, because data is used to generate information. Now, many business transactions take less time when employees have instant access to the information. Para masigurado na yung data ay accessible on demand, an organization must manage and protect its data just as it would protect any other resources. Thus, it is vital that the data has integrity and is kept secure. Okay, for a computer to produce correct information, or remember the key term, correct, no? Tamang impormasyon. The data that is entered into a database must have integrity. Parang ikaw, papasok ka sa isang organization, nag-apply ka din ng trabaho, ano bang motibo mo? Okay? So, dapat meron kang integridad para matanggap ka doon. Ano? Hindi yung pumasok ka pala doon para maging espiya. Okay? May ginawa kang ano, no? Corporate spy. So, walang integrity tayo dyan. No? Data integrity identifies the quality of the data. So, yung kalidad ng isang data ano defines the data integrity. Kasi, oh, kung medyo mali-mali yung mga data na ini-input natin, oh, syempre, mali din yung mapaprocess ng computer. Mali din yung maipoprovide na output. At alam naman natin ano, na yung output, yung information is useful for decision making. So, hindi na siya magiging useful. Oh, di ba meron tayong tinatawag na garbage in, garbage out. Okay, ito ay isang computing phrase ano, na sinasabi lang na kung mali yung ipinasok mo, mali din yung kakalabasan. So, kung ano yung finifeed ng computer, pinaprocess niya rin ito, wala namang, ano eh, tawag nito, walang utak yung computer ano, para ma-determine na tama ito or mali ito, ano, na makapag-judge siya na may integrity yung isang data. Kung mali yan, no, as long as it is within the parameters that is set, no, para ma-accept na yung data ay considered as an acceptable input, pwede pa-process yan. Okay? So, remember that garbage in, garbage out. So, kung mali yung ipinasok mo sa system, sa computer, mali din ang kakalabasan nito. So, dapat ano, we
we make sure that the data has integrity so that it will be valuable para maging useful ito. O, dito natin pinag-uusapan yung quality of a valuable information. When we are dealing with qualities of a valuable information, ganito lang yan, isipin lang ninyo ano, yung qualitative characteristics of a financial information. O remember sa basic accounting, di ba? Meron tayong tinatawag na mga, how do we say that an information, a financial information, is useful? No? When it has, di ba, yung mga qualitative characteristics, faithful representation, di ba? Free from bias, o yung mga enhancing characteristics, di ba? O, dito meron tayong hinighlight, no? To assist with sound decision making, information must have value. Okay, para maging valuable ito, yung information should be accurate. O, tama, walang mali, no? Verifiable, o, timely, organized, accessible, useful, and cost effective. So, parang medyo similar, di ba? Doon sa pag-a-align natin doon sa financial information, how do we say that, okay, the information is useful. O, ganun lang naman yan for any data that is processed and will be used eventually for decision making. O, kinakailangan na valuable yung information. Otherwise, wala din itong silbi. So, hindi lang naman po ito for financial information, kung hindi, information in general. O, kasi, for example, kung ikaw ay isang business manager, na magde-decide ka sa mga information na ipoprovide sa'yo. O let's say you will be using sales trend, competitors, products and services, o production processes and even employee skills. Eh kung mali-mali naman yung ipinoprovide sa'yo, o hindi siya maaasahan, pwede mali din ang magiging decision mo at mamaya magkaroon pa ito ng financial impact, financial implication. So malaking issue po yan. Okay, kaya pinapangalagaan natin, no, yung kalidad ng information. Accurate information is error-free. Kaya nga 'di ba, accuracy. Ibig sabihin, walang mali, no? Walang kulang at walang mali. Kasi yung error, 'di ba, pinag-uusapan natin, hindi lamang error on commission. Meron din tayong error on omission. Kung may kulang 'yan, hindi na 'yan accurate information. Verifiable information can be proven as correct or incorrect. O 'di ba, yung characteristic of verifiability. Okay, yung iba, pag tinignan nila yung information, pwede nilang masabi na, oh, tama yan. Or pwede din nilang mapasinungalingan. Hindi, mali yan, no? Kasi kahit sino, pwedeng mag-verify as long as they understand what is going on. How to analyze, ano, the information. O, timely information has an age suited to its use. Kinakailangan timely din yung information. O remember, ano, kapag nawawalan ito ng use, kapag nawawalan siya ng relevance, di ba? Kapag hindi timely yung information. Kasi kailangan ko siya ngayon na i-provide siya 2 weeks from now. O asan yung timeliness, no? May silbi kasi, may panggagamitan yung information. Kaya kinakailangan timely yung information, no? O pakibasa po nito, ano, yung mga added na mga explanations natin dito. Okay? Organized information is arranged to suit the needs and requirements of the decision maker. Kinakailangan naka-organize. Kasi imagine, ano, ikaw yung isang nasa managerial position, isang supervisor, isang manager. Meron kang hinihingi sa yung staff na report, tapos ang binigay sa iyo, ang labo. Either mainis ka. Okay, mapagsasabihan mo pa yung tao mo, bakit naman ganito? Hindi ka ba tinuruan mag-proper formatting, no? Gumawa ng proper documentation or gumawa ng proper reporting. Okay? Kaya nga, as much as possible, we want to practice it at school. Hindi natin nililimitahan, ano, yung pakikinig lang at saka yung ano, no, mga quizzes. Eh kaso minsan, ano, ini-empower natin yung ating mga sarili na hindi, ito yung aking rights. O, pero pagdating mo sa trabaho, ikaw naman yung lugi. Kasi hindi na practice ito sa school. So, sa information, it has to be organized. Kailangan naka-arrange yan, naka-sort yan. Parang sa financial information lang, di ba naka-organize yan? When the balance sheet is presented, naka-asset, liability, equity categories, meron ka pang current and non-current classification para mas understandable. Di ba meron tayong ano, enhancing characteristic of understandability? Kung hindi yan organized, hindi yan understandable. Okay? So, malabo na mas maintindihan, mas maguguluhan lang tuloy, ano, dagdag oras na nasasayang lang ito.
Next, accessible information is available when the decision maker needs it. O parang maire-relate natin dito sa timeliness, no? Bakit ka hinihingan? Bakit ka binibigyan ng deadline? Let's say, ipasa mo ito sa akin on Friday. Kasi, kailangan niya ito on Friday. So that, no, the information have to be available. At dapat ma-minimize natin, no, ma-eliminate natin yung mga delays. Kasi yung decision ay nakabase doon sa information na ipoprovide. So that information must be accessible to those authorized to receive it. Authorized to have access to that information. Okay? Oh, next. Useful information has meaning to the person who receives it. Oh, useful information daw ay may silbi para doon sa mga tao na tumanggap nito. Otherwise, ano, yung iba, wala itong relevance kasi hindi naman nila ito kailangan. O kunwari, yung financial statement ni San Miguel, kailangan ito ng mga potential investors, no? Mga creditors. Pero sa akin, maaring wala itong silbi. Maaring wala itong use. Kasi titignan ko ito, pero wala naman akong interest doon. Wala naman kasi akong vested interest, no? Para doon sa financial statement ni San Miguel. So kung sino yung makakatanggap nito, may panggagamitan siya doon, kaya nagiging useful ito for decision-making purposes. Next, o cost-effective information should give more values than it costs to produce. Remember the limitation sa ano no, sa conceptual framework, 'di ba? Meron tayong tinatawag na cost limitation, 'di ba? Cost-benefit consideration. Syempre, dapat cost-effective 'yung information para maging valuable 'yan. No, kasi kung masyadong costly ang pagpo-produce ng isang information, o nawawalan 'yung silbi nito. An organization occasionally should review the information it produces to determine if it is still cost-effective to produce. Kasi kung mas magastos yan over sa benefit na makukuha from that information, o lugi, no? So, meron tayong constraint doon. O sometimes, it is not easy to place a value on information. Kasi, o how do we measure an information? Because it is intangible. Hindi mo naman siya nahahawakan, di ba? O how do we measure it? For this reason, some organizations create information only on demand. Kung kinakailangan lang siya, saka tayo magpo-provide. Hindi tayo magpo-provide kung hindi naman ito kinakailangan. So, meron tayong law on supply and demand. Diba? So, we provide information once it is demanded only. Once it is needed. Once it is requested. Hindi yung provide lang tayo ng provide. O because nagko-consume din kasi tayo ng resources once we create, no? Once we make available the information. Okay? Do we still have additional? Not. No more, no? So, these are the qualities of valuable information. Once again, class, pakibasa po nitong mga naka-black, ano? Yung mga additional explanations for each checklist dito. How do we determine that the information is valuable? Useful. Okay? Now, let's talk about the hierarchy of information. Database, saan ba galing yan? Okay, parang meron yung elements, ano? Ano yung pinaka building blocks, no? Ang data kasi organized yan in layers. So, dito sa computer, in a computer profession, although hindi naman tayo mga computer professionals, but we have to be familiar with this kasi kailangan din natin ito once we go to the workplace, no? Lahat naman tayo ay nakaharap na sa computer. So, kinakailangan natin maintindihan how does it work. Okay, etong organization into layers, ang tawag nito sa computer ay hierarchy. Okay, computer hierarchy. Kada level ng data, no, will consist of one or more items coming from the lower level. Parang sa mga organizations yan. Meron tayong organizational structure from the president or from the CEO to the board of directors to the senior management, to the top management, or senior or top management, middle management, low management, and then up to the rank and file, no? So, ganun din po ito sa hierarchy of information. Ang isang database, it contains a series of files, no? Or sometimes called tables. Yung mga tables or yung mga files naman na yan, binubuo ito ng mga records. Binabasa ko ito, class, ano, ng mga nakapula. Ang kada records naman, binubuo ito ng mga fields at ang mga fields ay binubuo ng mahigit isang mga characters. At alam niyo, 'di ba, from the previous chapters, ang character, okay?
Ito yung mga bytes, di ba? Na binubuo naman ng mga bits. Okay? O, pag-usapan natin ito one by one later on. O, for example lang, sa isang school database, it may contain 4 files. Para sa student, para sa instructor, para sa mga schedule ng mga classes ninyo, para sa mga student schedule. The student file may contain records about enrolled students. O, sino yung mga enrolled students? The instructor file contains records about, o, sino yung mga currently na nagtuturo. Okay, current instructors. Yung schedule of classes naman, it may contain ano, records about ano yung mga class offerings in a particular semester. Ano yung mga active na subjects ngayon. Yung student schedule naman, it will contain records about the classes kung saan naka-enroll yung estudyante na yon. Okay, kasi sabihin na natin, o di ba, naka-block sections kayo, pero may mga iba, may mga irregular students. So, hindi sa lahat ng pagkakataon, magkakaparehas kayo ng mga kaklase mo. So, meron tayong mga different files filings dito. Okay? Oh, each field in a record contains many characteristics, one of which is the field size. Oh, papakita ko ito sa inyo, no? This is an illustration of, let's say, for a school database, meron tayo ng student, instructor, schedule of classes, and student schedule. Okay? Tapos, dito makikita ninyo, we have the records, we have the fields, tapos meron tayong field names. O, yung field names, ano yung label, ano yung tagging, title ng isang column. No? So, pakicheck na lang po nitong illustration na ito on your own study. O, you can pause it para ma-check ninyo. Ano? O, next, o, pag-usapan na natin yung hierarchy ng information. From the bottom line, we have the characters. Although, yung character, kagaya nga ng sinabi ko kanina, no, nanggaling ito sa isang byte, di ba? Each byte is represents a character, di ba? And yung isang byte ay nanggaling kasi yan sa 8 bits, di ba? Because the bit is the smallest unit of data that a computer can process. And naka-binary nga lang tayo, 1010. So, sa isang 8 combination ng bits, it represents, ano, bumubuo po ito ng isang byte na naka-correspond sa isang character. It may be a number, it may be a letter, a space, or mga special marks, no? Or other symbols. Okay? Now, ang field, it is a combination of one or more related characters. Diba? Ano yung character? Binubuo ito ng mga bits, diba? Kasi, yung mga bytes, a character is represented by a byte. Pag fields naman, binubuo ito ng mga characters. Okay? And is the smallest unit of data a user accesses. Okay, a field name uniquely identifies each field. Okay? So, let's say meron pag nag-open ka, gumawa ka ng isang Excel file, 'di ba? Usually, familiar naman kayo sa mga table. 'Di ba yung field, let's say yung column natin, ano yung pangalan? Let's say anong field name nito? Student name. So, nakalatag dito yung mga pangalan ng mga estudyante. So, let's say Serrano, apelyido ko. Okay? Oh, yung Serrano, that is a combination, no? Of characters, S-E-R-R-A-N-O. So, that is called a field. Now, yung field name, ito yung pangalan, nung, yung label, nung column na yon. So, student names. Okay? Oh, when searching for data in a database, you often specify the field name. Field names for the data in the instructor file. For example, ano? Dito, coming from this illustration, ang field name coming from the instructor file may be instructor ID, first name, last name, extension office, and web address. No? Sino-sino yung mga instructors na yan. A database uses a variety of characteristics such as field size and data type to define each field. Yung field size, no, defines the maximum number of characters a field can contain. Halimbawa, for a field name na sabihin na natin, first name. Maaring meron niyang limit, character limit. Sabihin na natin na ang field size niyan ay, sabihin na natin, 15 characters. Baka kasi biglang merong apelido na pagkahaba-haba. So, that is the field size. Yan yung length, no? The maximum number of characters a field can contain. Let's say, para doon sa, ano, sa ID, o depende, maaring nakafix yan. Kunwari, 21-12345. So, ilan yon?
Sabihin na natin na 8 yung characters. Ito na yung maximum number of characters. So, the field size will be 8. Okay? The type of data in a field is an important consideration. Marami kasi tayong data types. And usually, naka-configure yan doon sa ating mga fields para medyo ano, malimitahan yung mga errors. Ang isang data type, it specifies the kind of data that a field can contain at paano gagamitin yung field na yon. Let's say, text or alphanumeric. Pag alphanumerics, may alphabet, may numbers, no? It may contain letters, numbers, or special characters. Pwedeng numeric, numbers lang yan. Pag auto number, ito yung mga unique numbers na automatically assigned by the system, no? O by the database management system sa kada record. Currency, o mga numbers, mga let's say peso value, US dollar, other denominations, ano? O date, o petsa lang ito, no? Month, day, year, sometimes kasama din yung oras, no? Memo is a lengthy text entry, parang description siya, di ba? Meron ding iba na yung field ay for yes or no lang. Other than that, hindi na ito tatanggapin. O kaya naman, true or false. Hyperlink, pag hyperlink, alam naman ninyo ito, ito yung isang link na pag clinic ninyo, may redirect kayo, let's say sa isang file, no? O sa isang, let's say, YouTube link, di ba? So, naka-hyperlink. So, isang address sa specific page, web page, or document on a local network. Pag object naman, of course, mga photo, audio, video, hindi ito mga text, no? Next, attachment. Pag attachment, ito yung, let's say, masyadong malaki, no? May kailangan ka. Pag in-upload mo yan doon sa isang document, masyadong malaki, hindi kaya, edi i-attach mo na lang siya as an attachment, no? It may be a document or image that is attached to the field na pwedeng i-open in the program that created the document or image. So, minsan yung mga attachment, pwede itong maging hyperlink, ano? Pero, it really depends sa kung paano ito ginagawa or kung paano yung setup ng creator ng file na yun, ano? Okay, let's talk about records. Pag record, collection of fields yan or a group of related fields. Ang fields, group of related characters. So, yung record, group of related fields. For example, ano, says, ang student record may include a set of fields about one student. So, usually, ito yung ating naka-row, no? Let's say, for Serrano, ano pa yung mga additional na mga fields kasi doon? Ang field kasi, sa isang table, it is represented by your columns. Ang records, it is represented by your rows. Okay? Meron tayo ditong tinatawag na primary key. Ang primary key, ito yung unique identifier. Okay? Na pag kinol mo yung primary key na yon, tatawagin yung specific na record. It is a field that uniquely identifies each record in a file. Minsan, ang primary key ay binubuo ng mahigit isang mga fields. No? Usually kasi ang primary key, isang field lang yan. Pero pag multiple field, ang tawag na natin dyan itong composite key. Halimbawa, ang primary key, ito ano, babasahin ko lang itong nandito. Ang primary key for the schedule of classes file could consist of the field semester code. Let's say, second sem, no? Class code, ACO0123, okay? And class section, 3-5, 2-1, no? 4-8, which together would require or would uniquely identify each class listed in a schedule. Okay? So, yun yung tinatawag natin na composite key. Multiple fields po yan. Ano? Ang file naman, of course, this is a collection of related records. O, yung isang table na yan. Kaya nga dito, di ba, sinabi na yung file is also called a table. Asa na nga yun? Where is it? Nawala na ako. Okay, but sige. I was lost ano somewhere. Basta nandun yan sa mga earlier slides. Pero yung file, no? It is represented by a table. Kasi ito na yung combination, collection ng mga records. Diba, ang record, it is represented by the row. So, pag file, collection of related records. So, nakakabuo ka na ng table. Kasi yung karak,
yung fields mo that is short columns. So a data file is a collection of related records is stored on a storage medium such as a hard disk or an optical disk. It may be external to your computer or internal na kapaloob dyan. Okay? Oh, a student file at school may consist of thousands of individual student records or individual instructor files, no? At marami pa pong iba. Ay, sorry. Individual instructor records, no? Figure 9-4, it is an illustration of a sample student file. Kaya nga makikita din yun, naka-table siya, no? Ito yung records mo. Itong 2295. Ito yung mga primary key natin, 3876. Unique identifier. Pag kinol ko si 2295, I was referring to Milton Brewer. Pag kinol ko si 3928, I was referring to Adelbert Ruiz. Ito yung mga fields mo, no? Field name, no? Ito, first name, last name. Okay? So, record, a collection of record is a file. Okay? So, yan po, ano, class, paki-check na lang din on your study, on your own study, ano, study hours. Okay? Now, let's talk about maintaining data. How do we maintain data? When we are talking of maintaining data, no, we are referring to file maintenance. It is the procedure that keeps data current, no? How do we keep the data current? Ang file maintenance procedures, it includes adding records, modifying records, and deleting. Magdadagdag ka, mag-update ka, magbubura ka. Pag sinabi nating adding records, ito lang yung pagdadagdag ng panibagong records sa isang file na wala pa, hindi pa existing currently. Okay, pagkadagdag mo, saka lang siya magiging available. Okay, meron tayo dito ng ano, font color, no? Ito ay isang example. Pakibasa na lang po nito, ano, this is a step-by-step na procedure kung paano mag-add. Although I doubt naman kung hindi pa rin kayo marunong mag-add ng records ngayon. Kasi, halos lahat naman sa inyo, ano, kung hindi man lahat, ano, ay karamihan, ay may mga computers or nakahawak na ng computers. Okay? So, pakibasa na lang po nito and this explains this one. Itong figure na ito. How to add using an example of coming from the school database. Okay? Ang sumunod naman ay modifying. When we are talking about modification of records, meron lang tayong adjustments, updating or editing for two reasons. Either kinokorrect lang natin yung maling data. Kunwari, no? Nag-encode ka initially. Ang nailagay ko sa apelido ko, Serrano, single R. Nung nakita ko, ay, sandali, mali yun, no? Double R dapat. So, kinorek ko yung inaccurate data, minodify ko yung record after ko masave ito. O kaya naman, to update all data. Let's say, sa record ko sa school, nakalagay pa doon, single ako because that was the record when I started. Tapos, nag-aral ako, pumasok ako ng graduate school, married na ako, so pwede kong pa-update yung old record ko. Gagawin ko na lang from single to married. So, nagkaroon tayo ng modification of records. Okay, hindi ko na po ito babasahin isa-isa. Paki-add na lang, pakibasa na lang po sa inyong study time. No, this is an example coming from our illustration, which is this one. Okay? So, kinapture ko na rin po ito. Next, deletion, no, pagbubura. Bakit tayo nagbubura ng record? Kasi hindi na ito kailangan. O kunwari, si student Benjamin Chu ay umalis na ng country, estudyante ito, so hindi na ito kailangan dun sa database, so pwede na itong burahin. Although, yung database management system may use a variety of techniques. Yung iba kasi, hindi siya yung binubura na ng tuluyan. Yung iba, naka-archive lang or naka-save pa rin siya. Then, let's say, after 5 years, automatic na ito, mabubura. Or kaya naman, magpa-prompt ng instruction coming from the user na, okay, burahin na ito kasi it passed, lumagpas na ito doon sa ating retention period. Okay? Or sometimes, the DBMS removes the record from the file immediately, which means that the deleted record cannot be restored. Pero minsan, the record is flagged or marked, namarkahan, ano? Ibig sabihin, yung system, hindi ito ipaprocess, no? The DBMS will not process it again. In this case,
the DBMS places an asterisk or some other character at the beginning of the record. Okay, maaari kasi na, let's say, ang policy ng school or ng company is, wag natin itong burahin. Naka-archive lang ito, inactive lang ito. So, para ma-determine ko na inactive na ito, maaari lalagyan ko ng asterisk or other special character para may identification ano, na ito ay isang inactive file. Okay, instead na burahin ko ito kasi who knows, baka eventually bumalik ito, at least may record pa rin tayo sa ating database. Hindi naggagawa ng panibago. Okay, yan naman yung purpose niya. No? The DBMS that maintain inactive data for an extended period commonly flag records. No? Please take note of the term flag. Yung flag, minamarkahan natin siya. For example, no, a school might flag inactive students. Halimbawa, tumigil ka ngayon, SEM. So, inactive ka sa ngayon. Active ka pag nag-enroll ka na ulit sa susunod na semester or kung kailan ka bumalik. Kapag linag ng DBMS ang isang deleted record, the record remains physically on the disk. No? However, the record is deleted logically because the DBMS will not process it. Okay? So, yun po ano, class. Tapos dito sa bandang dulo, ito yung example ko ano na merong usually may mga retention period yan na hindi muna sila magbubura after 5 years, after 10 years. Let's say for sa mga accounting records, no? Merong policy sa BIR na dapat 10 years yung retention ng mga accounting data. Otherwise, no, pag nabura mo yan tapos na-audit ka ng BIR, magiging findings yan. And usually, meron itong mga ano financial implications. So, meron tayong retention period. Pero, pwede mo itong store physically or pwede mo itong store electronically. Usually, pag mga 5 years beyond na, yung edad ng mga information, pwede na itong electronic copies. No? Scan mo tapos tanggalin mo na yung mga physical, yung mga paper copies. Okay? Now, let's talk about maintaining data. How do we validate the data? When we are talking of data validation, this is the process of comparing data with a set of rules, okay, or values to find out if the data is correct. Halimbawa, doon sa ating ano no, isang field. Ang nakalagay, ang field name natin dito ay student ID. Pag student ID, usually numerical lang ito, no? Unless alphanumeric siya. Pero kunwari, numerical lang ito. Pag naglagay ka dyan ng letra, okay, ng alphabet, o ipa-flag ka, no? Sasabihin sa'yo, mali po. Kasi dapat numerical lang ang pwede mong ilagay na character. Okay, so merong mga validity check para ma-analyze yung data. Although, walang, ano no, sinabi ko kanina na walang utak yung computer para mag-isip, no? Kung tama ba ito, in a sense na tawag nito, yung proper judgment, no? Pero, meron siyang utak in the sense na pag binigyan ka ng instruction, binigyan mo ng instruction yung computer, gagawin niya ito. So, parang yun yung brains ng computer. Sorry, medyo parang ano, medyo malabo yung explanation ko doon. Okay, for instance, when an admission department clerk adds or modifies data in a student record, the DBMS tests the entered data. Kunwari, per credit hour fee. Okay, you would expect to see numbers before and after a decimal point. O kunwari, ang rate no ay between 200 to 400 peso. Tapos biglang may lumabas, ang na-encode ay 1,000. Ay, ipa-flag yun. Sasabihin, lumagpas ka po doon, please re-enter. Or kung ano man yung dialog box. No? O kaya naman, 100W o meron kang letter doon. So, ipa-flag na siya na hindi po siya tama. Meron po tayong iba't ibang klase ng mga validity checks. Okay? It may include alphabetic checks, numeric checks, range checks, consistency check, and completeness check. Meron pa tayong digital check digits, no? Meron tayo ditong iba't ibang klase ng explanation. We have the alphabet check, the numeric check, range check. Dito yung ating sample valid and invalid data. Pag alphabet check, no? Let's say for first name, ang valid data ay Karen. Hindi pwedeng meron yung numerical, no? Kasi alphabetic lang yan. O numeric check naman,
For instance, ang field ay postal code. O ang valid data is 46322. Hindi pwede na magkaroon ka ng letra dyan na 4TR22. Hindi yan tatanggapin. O pag range check, ito yung example ko kanina na dapat kung 200 to 400 lang, hindi pwedeng mas mababa doon or mas mataas doon. Otherwise, hindi siya i-acknowledge. Consistency check. Okay? Pag consistency check at saka completeness check, dito natin sa kabila. Okay? O, basahin ko. A consistency check tests the data in two or more associated fields to ensure that the relationship is logical and their data is in the correct format. Halimbawa, dito nakalagay, meron tayong dalawang fields, no? Date admitted at saka birth date. So, yung birthday, no? At saka tignan natin, example. Ang date admitted ay September 20, 2010. Ang birthday ay August 27, 1985. Hindi pwede na yung date admitted ay mas maaga sa birthday. Okay? So, magiging invalid kung ang birthday mo ay 8-27-2011, date admitted ay 2010. Hindi ka pa pubuhay sa date admitted. Ano? Kaya naman, in advance ka na. Mabubuhay pa lang po ito. Ano? I-enroll ko na siya. So, mali po yan. Pag completeness check naman, let's say, ang last name mo, Gupta. Tapos, nakalimutan mo, nablankohan mo yan. So, mafa-flag ka na sasabihin sa'yo, okay, wala ka pong nailagay dito. Di ba minsan pag nag-fill up tayo ng mga Google Forms or mga MS Forms, sasabihin or itatag ka, no? This is a required field. Kailangan lagyan mo. That is completeness check. Okay? So, yun po ang iba't ibang mga examples. Meron tayong check digit at saka other checks, no? Pag check digit, it is a number or characters that is appended to or inserted in a primary key value. A check digit often confirms the accuracy of a primary key value. Halimbawa, no, mga bank account, credit card, and other ID numbers may include one or more check digits. So parang ini-insert siya, no, para later on ma-confirm kung tama ba yung mga characters na yun. Other checks, no, it may include hyperlink or attachment data types that can perform validity checks on data entered in those fields. For example, no, yung mga hyperlink entries can be tested to ensure that the web address follows the correct format and that the link works. Okay? Similarly, an attachment entry can be validated by confirming that the file exists. Okay? So, yan po ang ating mga data validation. Okay? Remember, we have the alphabetic check. Ito na lang ang tignan ninyo. Numeric check, range check, consistency check, completeness check, and then the check digit and other checks. Okay? So, hanggang dito muna tayo, Break muna tayo for the first video lecture para ipagpatuloy natin yung pangalawang, part nitong database management to discuss on a different set of topics. Now, class, if you have any questions, please let me know para ma-assist ko kayo, especially dun sa mga part na medyo malabo yata yung aking pagkaka-explain. Okay? Otherwise, kung wala naman kayong mga katanungan, di good, mabuti yon. Ibig sabihin, naiintindihan ninyo. But I hope naiintindihan nyo yung aking explanation. Okay? Thank you, class. I'll see you later on. Bye-bye.